ang aking alam bilang kapatid niya sa loob ng 35 years ng kanyang pagiging mamamayag, maraming natatanggap si Kuya Percy ng mga death threats. Kumbagay, almusal, hapunan, tanghalian na yung death threats na yan. Pangkaraniwan na ang death threat kay Percy Balmabasa o mas kilala sa tawag na Percy Lapid. Ngunit, ayon sa kapatid niyang si Roy Mabasa, wala naman itong nabanggit na seryosong banta sa kanya bago mangyari ang pamamaslang. Si Kuya Percy, kung kilala ninyo bilang kaibigan, ay as kapatid, isa po siyang pribadong tao. Hindi siya nagsasabi kahit kanino ng kanyang nararamdaman, ng kanyang hinanakit. Yun ay tinatago niya sa sarili niya. Sa ngayon, ipinagkakatiwala na lamang nila ang buong investigasyon sa mga otoridad. Kung pakikigan niyo si Kuya Percy sa kanyang pagbo-broadcast, masyadong explosive yung kanyang mga tinatalakay ng mga bagay. Kaya hindi tayo basta-basta po pwedeng gumawa ng marahas na konklusyon. Hahayaan po namin ng pamahalaan na gawin ang lahat ng dapat gawin upang magkaroon ng resolusyon. Nangako naman si PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. na tututukan ang kaso ng pamamaslang kay Kuya Percy. I gave them the assurance na sisiguraduhin ng ating kapulisan na tututukan at iimbestigahan ang kaso na ito hanggang sa mahuli at ma-identify natin at masampahan natin ang kaso. Lahat po na may kinalaman sa kanyang pagkamahala. Ang Southern Police District, sinabing bibigyan na rin ng seguridad ang pamilya ni Kuya Percy. Ang atin po ang Southern Police District, na dito po ang Las Piñas, ang ating paranya, kaya patuloy po tayong magsisikur po sa kanila dito po at sa kanilang mga tahanan. Patuloy naman po yung ating safe NCRPO program ng ating Regional Director, General Estomo, na kung saan yung ating mga pulis ay pinakakalat na natin mula sa istasyon, lalabas po silang lahat. Meron po tayong nag-foot patrol, motorcycle patrol at mobile patrol. Samantala, may development na sa isinagawang enhancement ng National Capital Region Police Office sa closed circuit television video sa lugar noong gabi ng pamamaslang. Sinabi ni NCRPO Director, Police Brigadier General Junel Estomo, na kahit paano ay namukha nila ang suspect. As of today, ang masabi ko lang is tuloy-tuloy po yung backtracking, yung mga CCTV na yan. Actually, meron na. Nakita na namin, medyo clear na yung picture nung hitman. Noong Lunes ng gabi, habang papauwi na sa kanilang tahanan sa BF Resort Village sa Las Piñas City si Kuya Percy, makikitang huminto ang sasakyan nito ilang metro ang layo sa gate ng subdivision. Dito na maririnig ang tatlong putok ng baril. Nabangga pa ni Kuya Percy ang sasakyan sa unahan nito matapos ang insidente. Kuha din sa dashcam ang mabilis na pagtakas ng riding in tandem suspect sa kabilang direksyon. Sinabi ni Las Piñas Chief of Police, Police Colonel Jaime Santos, na dalawang tama ng bala ng .45 pistol ang tumama sa ibaba ng kaliwang tenga ng komentarista. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.